wala pa. Medyo nakasama ako. Malaman ko. Okay guys, ito na naman si Papa Char sa isang biyahe. Ito kalalabas ko na ng bahay. Bali, ang makakasama ko ulit ngayon is si Pao And Madel, mga pamangkin ko. So far, wala pang direction na binigay si Pao. Basta meet up lang kami sa Singer. Pinaubaya ko ngayon kay Kalapao and Madel kung saan kami rorota. Most of the time kasi, pag bumabiyahe kami, ako nagseset kung saan kami. Pero ito second day, second Sunday, na sila Pao naman ang mag-design para medyo baka merong mga hidden na ruta si Pao na gusto mapuntahan. Matagal na eh, hindi namin napuntahan, kaya this is the time. So see you guys. So ito, binabaybay ko na yung ano, galing ako sa bahay lang kasi, kaya ito ang road na dinadaanan ko. Pa tropical hot. Kaya from here, malaman natin kung saan tayo mapagpad. Direction namin will be sa Binagonan, sa may Pritil. Medyo chillax muna na ride. For the past how many days kasi, talagang how many Sundays, puro somewhat gruesome ang mga biyahe. Kaya this time, Chillax muna kami. Biking lang. Yung less yung mga ahon. Sa mga ahon kasi dun ko na-experience yung talagang feel mo sa katawan mo. Nabibilis talaga yung pulse beat mo. Yun nga yung heartbeat per minute. Kaya ito, as you go up, medyo tataas. Hindi, baliktad eh. Tataka ako. Beat per minute ko with a very low na gradient. Siguro mga 5% lang ito eh. To 7. This 75 beat per minute.
Kaya parang lumalabas normal na ano lang to, movement. Kaya yung beat per minute mo hindi ganun katindi. Dito na kami sa vicinity ng ano, Fishport, Osmeña Street. Few meters away, matatanaw na natin yung mga fishing vessel nilang maliliit na gamit dito sa Pritil. Ito kasing lugar na ito, or yung Pritil kasi, ang tawag nila sa ano, sa Fishport normally. Ito, in a few seconds, matatanaw na natin. Yan. Unti-unti, nakikita na natin yung ayos. May mga fishers na namimingwit. So far, nakakahuli rin sila dyan. Maliliit. Halo-halong isda. Tignan. Para tayong nasa isang lugar na out of this world kung titignan mo. Diba? Nang vicinity nitong Pritil. Ito yung vicinity ng Pritil Market. Actually, ano, port pala ito. Fish port. Kaya normally, ito yung pinaka-waiting area ng mga passengers going dun sa mga barangays going dun sa Talim Island. Actually, mayroong mga ilang barangay yan na dito ang pinanggagalingan ng mga biyahero. Parang ang pinakadulo na bayan o barangay dyan is yung Talim Island. Kaya, So ito, patapos na yung lakad namin dito sa Pritil, Binagonan. We're planning to buy fish dito. Si Pao, ganun din, mamimili rin na isda. Ako rin, as well, mamimili rin ako para kahit pa paano eh,
makapag ano naman tayo, fish naman tayo na tabang. May tinurong luto si Pao para medyo mapasarap natin dahil baka nga daw maglasang gilik pagka hindi na gawa yung tamang proseso. So papasok muna tayo para mamili. Pwede ba? Oo, sige Mads. Oo. Okay. Park na lang tayo rito. Yan, pagtabihin na lang natin dyan. Kasi dito ka. Papa Charles sa isang ride. Kaya ito, nandito na ako sa bayan ng Taytay. Nabuntot ko na sila Mads, sila Pao, nangyari, nagkaroon kami ng Palengke rides.
nung kinauwian ng biyahe namin, napunta kami ng Pritil. Tapos pumunta kami ng fishport, kaya yun, may pagkakataon, nakabili na rin kami ng fish. So, follow guys. Please share, like, comment, at paki-subscribe naman yung channel ko para sa mga susunod ko pang mga vlogs. Signing off.